Good day po mga Karilis, at nandito po ako ngayon dito po sa file cap number 7 na ito, kung saan po ay ongoing po ang kanilang stripping or removal of formworks para po dito po sa file cap number 7 na ito. Kung nakikita po ninyo mga Karilis, yan po, mayroon po silang mga tinatanggal na mga parts po ng formworks, kung saan po ay mayroon din po taong gumagawa roon sa ilalim, at kung makikita po ninyo ay yan po. And after that po mga Karilis ay immediately pagkatapos po ng ma-remove or ma-strip yung formworks ay mayroon pong spray ng curing compound, kung saan po ay yan po ang procedure. After removal ay immediately kailangan meron po tayo nagsabay na curing process. So yan po mga Karilis ang ating update dito. Yan po kung nakikita pa ninyo, yan po yung mga activity ng ating contractor as of today. Dito po ito sa file cap number 782. Mga Karilis, nandito po ako sa file cap number 782, kung saan po ongoing po ang excision or installation ng kanilang links para po sa kulong. So na mga Karilis, ay ongoing pa po ito, at yan po, may mga tao po tayong nakikita na gumagawa po ng kanilang river activity. So as of now, ito po yung pinaka-update sa ating file cap number 782, kung saan po ito po ay part po ng main line ng ating railway construction. So ito po ang another view ng ating fixation of river dito po sa kulom ng file cap number 782. So as of now mga Karilis, ito po yung status, at siguro po within 3 to 4 days ay matatapos na po ito, including po yung formworks, but we're not sure mga Karilis kung matatapos na po nila. Yan naman po mga Karilis ay siguro ginagawa ng paraan ng contractor na ito po ay matapos early as possible or ASAP, as soon as possible mga Karilis, dahil nga po ay kailangan matapos nila ang proyekto nito on time. So yan po mga Karilis ang ating update dito po sa file cap number 782, kung saan po ongoing po yung reinforcement installation para po doon sa Pier Colom. Ito po ay file cap number 782, at ito po ay part po ng mainline viaduct. Ito po mga Karilis yung file cap number 781 and 782, kung saan po ay ongoing po yung sa 782 po ay ongoing po yung reinforcement installation para po doon sa Pier Colom, at ito naman po sa file cap number 781 ay ongoing po ang curing ng kanilang file cap. So yan po mga Karilis ang ating sitwasyon sa project natin ngayon as of today dito po sa file cap number 781 and 782, kung saan po ay ongoing po ang kanilang mga activity. At ito po naman mga
Karilis, nandito po ako sa Pierre Colum number sa P782 kung saan po ay ang going yung kanilang direction o yung form work. So yung form work po ng Pierre Colum. Karilis, dito po ko ulit sa Pierre Colum number 782 kung saan po ay ongoing po ang kanilang formworks installation para po sa Pierre Colum kung saan po ayan po mga karilis, napapansin po ninyo nag-i-install na po sila ng formworks para po sa Pierre Colum. At ayan po, binubuhat na po nung crane kung saan po yung pinaka formworks nung Pierre Colum ay ayan po. Ayan po mga karilis, at kung nakikita po ninyo ay nag-style na po sila i-lift yung formworks kung saan po ay ginagamit po nila ng telescopic crane. Ayan po, nakapungata po ito at ilalagay po nila doon po sa pinaka papadaan po nila po doon sa pinakatuktok ng ating Pierre Colum. At meron pong mga tao na nagagay doon at sila po ang bibigay ng signal kung saan po pwedeng ibaba yung promox na yan. So, yan po mga karilis ang ating update na nakikita as of now. At tabayan na lamang po natin mga karilis ang mga susunod na kaganapan sa ating promox installation mga karilis. Ayan po mga karilis, at inangat po nila yung kanilang formworks kung saan po ay meron pong nagmamando o nagagagay na tao doon po sa taas. At ayan nga po, ibababa po yan para po doon sa naikabit na nila o idudugtong po nila doon sa naikabit na nila sa ng first formworks or first layer ng formworks. So, yan po mga karilis. Kung napapansin po ninyo, medyo hindi naman po medyo kaya, hindi naman po mahirap yan. Ngunit, kailangan na po ng ikangay yung pag-iingat para po sa at kailangan po yung meron po tayong safety na tinatawag ng safety first. Kailangan po ng precautionary mission para po hindi po magkaroon ng problema ang mga promox na yan. So, yan po mga karilis, at naibaba na po nila yung second part ng formworks. Ito yung pinaka second stage niya ng formworks kung saan po ay nandun na po sa pinakalooban ng ating scaffolding. At yan po mga karilis ay magkakaroon po sila ng bolt tightening at maglalagay pa po sila ng mga tie rods para po good afternoon sa ating formworks kung saan po ay kailangan po nilang lagyan ang mga bolts yan para po tumibay at hindi po magkaroon ng problema when it comes to concrete pouring. So, yan po mga karilis, at as of now ay ongoing pa rin ang kanilang
preparation or installation of formwork para po dito sa Pier Pulong. So, ang next stage po niya mga kariles ay yung tinatawag na po kanina sinabi ko na yung bolt tightening at lagyan po nila ng mga bracing na support. Pagkatapos po niyan ay chichikin po ng ating asama kung yan po ay nasa ayos at sa tamang pwesto yung ating formwork sa para po sa Pier Pulong. At ito naman po mga ka-reels ay ready na po ang kanilang formworks at hinihintay na lamang po ang yung tamang panahon o pauras kung kailan po darating yung kanilang concrete supply. Ayan po mga ka-reels, ayan po tayo nakikita ang tarpaulin na nakalagay po riyan ay first casting of your column P782 dahil nga po ito po ang unang-unang casting ng pier pulong kung saan po ay magkaroon po sila ng at maglagay po sila ng tarpaulin para po ay magkaroon po sila ng identification na yun po ay first na nakapag-cast ng ating pier pulong dito po sa ating proyekto. Mga ka-release, nandito po ako ngayon sa Pier Column number 782 kung saan po ay nakumpleto na po nila yung side forms at meron na po akong naka-standby na isang concrete pump kung saan po ay naghihintay na lamang po sila ng tamang o yung delivery ng concrete kung saan po ay hinihintay na po nila. And ito po mga ka-reels, meron po tayong nakikitang extra o spare concrete pump kung saan po just in case na magkaroon po ng aberya or hindi po maayos yung pag ng isang concrete pump, ayan po meron po sa tayong spare. So as of now mga ka-reels, ito po ngayon ang status ng ating pier column number 782. Saan po ay ready na po lahat. At ito na po mga ka-reels, nag-start na po sila ng concrete pouring ng pier column number 782 kung saan po ay nag-start po sila around 8:16 in the evening. At yan po, kung nakikita po ninyo ay meron po tayong isang concrete pump at yun pong concrete mixer kung saan po ay ongoing po ang kanilang concrete pouring ng ating pier column number 782. Kung saan po nakikita po ninyo mga karitis ay may mga tao po ang contractor kung saan po ay nandun po sa taas at kumpleto po sila ng mga tao ron at yung pong when it comes to lightning naman po ay complete naman po sila at yung mga vibrators or yung mga equipment na kailangan po nila ay naka-ready na po doon sa taas at in fact ay nagamit na po nila at dito naman po sa mga dito po sa pinakababa na portion kung saan po ay kita po ninyo kanina ay may mga tao din po sila dyan na nag-check nung kung naman po ang movement ng formworks o yung formwork ng pier pulong. Yan po yung pinakababa na yan, may mga tao pong nag-iikot riyan at tinitingnan po nila kung may mga leaks po ba o may problema yung kanilang formworks. So yan po mga ka-reels ang ating activities of today dito po sa pier column number 7
dito. Ayan po, ako napapansin po ninyo, meron po tuloy-tuloy po ang kanilang pagbubuhos. At yan pong mga tao na nariyan na nakita po natin sa unahan, yan po yung kanilang mga safety engineer, site engineers, supervisors, at mga quality control engineers. Yan po sila lahat at fully supported po ang kanilang staff dahil nga po first time po ito na nakapagbuhos ng year kulong kung saan po ay napapansin po ninyo ay tuloy-tuloy po ang kanilang pagbuhos as of now. So yan po mga karis ang ating naibigay na update sa inyo at gaya ng nasabi po sa inyo mga karis, ang project po ito ay kabang-abang at sapagkat marami po ang makikinabang sa lalong-lalo po sa lalawigan ng Bulacan, Pampanga, Tarlac at mga Karatig Bayan ng ating northern part ng ating Rosas Interba Zone ng ating bansa. So yan po mga karilis ang ating update as of today. At nawa po yung mga karilis ay kung susunod po ay pag may chance po tayo ay yun pong ibang mga bubuhusan ay subaybayan po natin, makunan po natin ang tamang video para po sa update po ng ating mga manonood. Although minsan po mga karilis ay medyo busy po tayo at ngunit natin tingnan po natin ang ating tsansa o ating pagkakataon na makapunta sa site at para po ma-videohan po natin, makulad po natin ng update dahil nga po ito po ay kailangan po natin makita kung po yung kaganapan sa ating proyektong railway project tulad po nito, itong klaseng mga proyekto pagkat ito po ay napakagandang proyekto ng ating gobyerno at marami po dahil masabi po marami po makikinabang sa proyekto nito. Bago po tayo magtapos mga kari, isa'y shout out muna tayo sa ating mga subscriber tulad po ni Narek Sugi Garcia, Ruel Pagunsan, Ryan Dilara, Marvin Pingol, Nico Vice, Zahia No, Ken Lamak, Luis Miguel Udi, Ima Colliado 32, Eric Oronico, Robin Mendoza, Billy Sanggalang, Remarca Vincenta Matabang, Alex Isa Senior, MG TV, Ruel Laguanlao, Mary Jean Bundok, Sora Sora, JB Oxon, Ares Oriente, Selfo Thomas, Glenn Rugacion, Gerald Ashington, at kay Prof. Cecil Tosleta. Thank you kaibigan. At si George Dave, Brian Ray Quito, Kuya Koy, Yuji Yabot, at DGS sa mga kariles. At siyempre po, Alamat sa Kalam, Okera Yambao, Gerald Jensen, Bayo Cyber, Peace Love Happiness, Willie B, Raymond Kapinig, Dodge Silver Blog, 1234 Ariston, Filipe Malyari, Boy Tactical, Shale Laulino, Felix D, Romeo Damoco, Usili, Tim Bellina, Don Fabian, Raymond Kapinig, Julius Chavez, Mario Cortez, Yolanda Salvador, Alan Amando, Engineer Juan Subarbo, Engineer Ray Tagama, Engineer Dante Kaligting, Engineer Brian G. Palma, Engineer Primitivo San Jose, at kay Engineer Rodrigo Panilo. Thank you po sa inyo mga kabigan, sa inyong panonood, at sana po ay subaybayan po na lamang ninyo yung mga susunod kong mga vlog dahil nga po meron po tayong mga maraming updates ngunit hindi po natin masikaso. Pasensya na po kayo dahil nga po sa dami ng ating trabaho. So as of now, yan muna ang ating maibibigay sa inyo na update sa ating mga project at sa susunod po mga karilis ay meron pa po tayong mga panibagong update at kaya subaybayan na lamang po natin mga karilis. So as of today mga karilis, yan muna may bigay kong update sa inyo at salamat sa inyong panonood at pagantabay sa aking vlog. Thank you very much mga karilis and have a good day mga karilis.
And special thanks to Engineer Pamela Nipal dahil sa buwan ay sa atin ng isang malamig na isang buting malamig na tubig at tayo po ay binigyan niya para po ating inumin. Thank you, Pam, at sa mga kaibigan niyo, mga kasama mo.